Tay natin yung ano. Yung... O, ikaw pa lang eh. Tay natin. Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa, sa lahat po ng mga anak ng Diyos. Salamat sa Diyos at tayo po ay may pagkakataon muli na mag-aral ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Good morning po sa bawat isa. Hallelujah. Praise God. So tayo po muna ay ano, umawit sa Panginoon. Awitin natin yung sa panahon ng panahon ng pagsubok. Praise God. Ang gawain nga po palang ito ay nasa ano, sa dito po sa Kalamba. No? So tayo po ay umawit sa Panginoon. Simulan po natin papurihan ang ating Diyos. Hallelujah. We give you praise, O God. Patuloy po namin kayong dinadakila, sinasamba, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umaga pong ito. Salamat sa inyong pong kabutihan, sa inyong kagandahang loob, O God. Hallelujah. Hallelujah. We give you praise, Jesus. We magnify your holy name, Lord Jesus. Hallelujah. Tayo po'y umawit sa panahon ng pagsubok sa buhay. Sa Diyos ako'y tumawa, agad tumugon siya na nagmamahal sa lahat, at ako'y itinaas. Minsan pa nga po sa panahon ng pagsubok sa buhay, sa Diyos ako'y tumawa, agad tumugon siya na nagmamahal sa lahat, at ako Indeed.
pantay. Itataas ang iyong pangalan, itataas kanyang pangalan. Papuri ko sa Diyos, ibibigay dakila pantay. Itataas niya pangalan, yes, Jesus. Papuri ko sa Diyos, ibibigay dakila. Salamat po sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Sa umaga po ito, Panginoon, patuloy, malaya po kaming nakalalapit sa trono ng inyong mahabaging biyaya, Panginoon. At patuloy po naming idinadalangin, O Diyos, ang gawain ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang inyong mga salita na aming pong pagbubulay-bulayan at patuloy na maranasan po namin ang kapangyarihan ng inyo pong salita, dakilang Diyos. At dinadalangin din po namin, Panginoon, sa sandaling ito, habang kami ay patuloy na sumasamba sa inyo, Panginoon, abutin niyo po ang bawat isa sa amin sa lahat po ng aming mga pangangailangan, O God, lalo't higit yung aming pong mga buhay na espiritual. Yung kalakasan, Panginoon, na nagmumula po sa inyo, pakapuspusin niyo po kami ng inyong banal na Espiritu at patuloy na mangyari, Lord God, at maganap yung kalooban niyo, Panginoon, sa amin. At ganun din, Panginoon, abutin ang lahat ng aming mga pangangailangan, ang inyong pong mga anak, O Diyos, na naglilingkod, Panginoon, na nakararanas, Panginoon, ng iba't ibang mga pagsubok. Ama, batid niyo ang lahat, Panginoon, sa buhay po namin na inyo pong mga anak. Kaya, O Diyos, nagtitiwala kami sa inyo, Panginoon, na habang kami ay patuloy na lumalapit sa inyo, binibigyan niyo kami ng kapahingahan. Habang kami patuloy na lumalapit sa inyo, Panginoon, pinagpapala niyo po kami, Panginoon. Habang kami patuloy na lumalapit sa inyo, Lord, yung kalooban niyo, Panginoon, yung kalakasan na nagmumula po sa inyo, yung pag-ibig na nagmumula po sa inyo, nararanasan po namin sa aming mga buhay. Merong kaming lakas upang humarap, Panginoon, sa panibagong araw na ito. Hallelujah, na kami ay magtatagumpay, Panginoon.
Salamat po sa inyo, Panginoon. Patuloy po kayong maluwalhati at patuloy po kayong mataas sa bawat isa po sa amin. Salamat po kahit po kami ay malayo sa isa't isa, Panginoon, Lord, ang aming mga kapatiran, Lord God, hindi po imposible sa inyo, Panginoon. Posible sa inyo na abutin ang bawat isa po sa amin. Purihin po kayo, o aming Diyos, aming Ama na nasa sa langit. Purihin kayo, banal na Espiritu. Purihin po kayo, aming Panginoong Jesus. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Kami pong lahat ay nagsasabi ng Amen and Amen. Hallelujah! Isa po muling magandang umaga, mapagpalang umaga po sa bawat isa na mga anak ng Diyos. Hallelujah! Ako nga po pala si Pastor Paul Landa ng Door of Faith Church Lingga, under po ng District 6, ano po, ni Pastora Ma'am Cheryl Manansala po. Hallelujah! So, tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Praise God! Dito po sa aklat po ng Roma, sa Kapitulo 8, talatang 17, ano po, sabi po ng salita ng Panginoon, basahin ko po sa inyo, sabi po dito, at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Hallelujah. Pagpalain ng Diyos yung kanyang salita. So, salamat sa Panginoon dahil sa biyaya at habag po ng Diyos sa atin, ano, tayo po ay tinawag. Ano po, nung tayo sumampalataya sa Panginoon, tayo po ay binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. At sabi nga po dito sa aklat ng Roma, tayo'y tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. So purihin po ang Panginoon, ano, so given na po yon, tayo po'y tagapagmana ng Diyos. Amen po ba? Masaya po ba ang mga tagapagmana po dyan? Amen. Hallelujah. So salamat po sa Panginoon. Hallelujah. We need to claim the Word of God. Ano po, kinakailangan nating tanggapin, paniwalaan ang salita ng Diyos. Sabi po dito, ano, gusto ko pong bigyan ng diin ito pong bilang mga anak ng Diyos. Sabi po dito, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, kasama tayo, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. So, sabi nga, napakagandang pakinggan, ano po, yung pribilehiyo na tayo po ay mga anak ng Diyos, aleluya, tayo po ay tagapagmana ng Panginoon. Ano po, so, napakasarap pakinggan, ano po, pero meron din po tayong responsibility bilang mga anak ng Diyos. At sabi nga po dito sa ni Pablo sa aklat ng Roma, ano po, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. So meron po tayong talagang mga pagtitiis o sufferings, ano po, na ating pagdadaanan, ano po. So kinakailangan ay matanggap po natin yung katotohanan na yon. At hindi naman tayo iiwan ng Diyos na naghihirap lang at nagtitiis. May purpose po ang lahat ng bagay, ano po, na nararanasan po natin bilang mga anak ng Diyos. Sabi nga sa 8:28, all things work together for good to those who love Him. Ano po, so alam natin na ang lahat ng bagay, sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, ano, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Hallelujah. Kaya nga po sa buhay po natin, ano po, kasama na natin bilang mga mananampalataya at mga Kristiyano, yung word na suffering. Ano po, kasama na po yon. Hindi natin pwedeng baliwalain. Ano po, kasi may purpose nga po ang Diyos sa lahat ng bagay. Sabi po dito sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 4, aleluya, sa yes po, talata 17, ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad.
So, yung sufferings po, yung mga pagsubok na ating pagdadaanan, ay panandalian lang naman po. Ano po? Hallelujah. Salamat sa Panginoon dahil saglit lang. Ano po? So, maniwala po tayo dun sa salita ng Diyos. Hallelujah. Na panandalian lang itong kapag kapighatian na daranasin po ng bawat isa po sa atin. Pero po, merong purpose eh kung bakit dadanas tayo ng mga kapighatian. Sabi nga dito, magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Amen po ba? Hallelujah. Na yung pagsubok na nararanasan po natin ay merong bunga. Ano po? At yun po ay kagalakang walang hanggan. Di po ba? Napakasarap i-claim yung salita ng Diyos at maranasan natin sa ating pong buhay. Kasi given nga yung mga pagsubok, given po yung mga problema, given yung mga sufferings na ating pwedeng pagdaanan, hallelujah, haharapin po natin yun ng merong kagalakan. Hindi po na-i-stress, ano po, hindi nabibigatan ano po sa ating mga pasanin. Ano po, kasi nga kung uunawain natin ang salita ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, ano po, ay makakaranas tayo ng kapahingahan sa Panginoon. Sabi nga ng Matthew chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nabibigat ang luba, at kayo'y aking pagpapahingahin. Kaya nga po, napakasarap na maunawaan bilang mga anak ng Diyos, dadanas tayo ng mga pagsubok, pero hindi matagal, sandali lang ano po, at tinutulungan nga tayo. Sabi nga, meron akong nabasa, sabi doon, yung mga problema at ang mga problems and human limitation have several benefits. Meron daw po mga benepisyo, at totoo po yon, dahil kapag dumadanas tayo ng mga problema at mga kahinaan sa ating pong mga buhay, sabi doon, isang oportunidad para tayo po ay mapatunayan yung pananampalataya natin sa Panginoon. At opportunity upang i-demonstrate ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Nandyan po ba kayo? Amen. Hallelujah. So salamat sa Panginoon sa mga pagsubok na ito. Pero saglit lang, tandaan po natin, saglit lang po ang lahat ng bagay na yan. So salamat sa Panginoon dahil kahit dumadanas po tayo ng mga pagsubok, alam ko kasi marami po dyan sa atin, sa bawat isa sa atin, dumadanas po tayo ng mga pagsubok. Dumadanas tayo ng mga pagtitiis sa lahat po ng aspeto ng buhay po natin bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos. Pero hindi po magtatagal yon. Amen! Hallelujah! Kaya salamat po sa Panginoon. Hallelujah! Dito po sa aklat ng unang Pedro, 1 Peter chapter 1 verse 6. Ito inuulit po ni Apostol Pedro. Sabi niya po dito, ito'y dapat ninyong ikagalak, verse 6, chapter 1 verse 6. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. So sinabi ni Pablo, sinabi ni Pedro. Hallelujah. So ikagalak daw po natin na magdadanas tayo ng ng pagsubok sa loob lamang ng maikling panahon. Dito po sa verse 7, sabi to, ang ginto bagamat nasisira ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay, gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. So sa gayon kayo papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. So, yun po, isa pa sa dahilan kung bakit niloloob ng Diyos na tayo po ay dumaan sa mga pagsubok, upang patunayan, at makita, subukin ang bawat isa sa atin na mapatunayan tayo po yung ating pananampalataya sa Diyos ay dalisay na ginto. Tunay na dalisay. Hallelujah. Kaya nga po, kahit anong pagsubok, hindi natin i-deny ang Diyos.
kundi i-deny natin yung ating mga sarili na wala tayong kakayanan. Ano po, hallelujah, sa tulong lang ng Panginoon, kaya po tayo magtatagumpay. Kaya purihin ang Panginoon. Ano po, hallelujah, isa nga pong napakagandang example na pinapakita sa atin ng salita ng Diyos o ng mga apostol ni Kristo, ano po, nasa kanila pong mga paghihirap. Kasi sa totoo lang, sa panahon natin, o sa for me, kung iahalin tulad ko yung pagsubok na meron ang mga alagad, ay wala ko sa kapiranggot. Ano po, hallelujah. Pero yung pagsubok nila talagang ubabot sa ano, sa kamatayan. Ano po, talagang mamimili ka. Hallelujah. Nakita natin kung ano yung mga persecution na naranasan po nila. At talagang napakahirap. Pero salamat sa Panginoon. Ano, sila'y naging halimbawa, hallelujah, lalo't higit ang ating Panginoon na talagang nagdanas ng hirap doon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At hindi lang tayo eh. Gusto nga ng Panginoon lahat. Hallelujah. Kaya salamat sa Panginoon. Ano po, dahil hindi niya po hinahayaan na tayo po ay maging ano, mahina sa pananampalataya. Kundi mas lalo po tayong lumago sa pananampalataya. Dahil ang bunga po ng mga pagsubok sa ating mga tunay na Kristiyano at mga anak ng Diyos, hindi po nanghihina yung pananampalataya. Ang kalooban ng Diyos, lumago tayo sa pananampalataya. Lumakas po tayo. Amen po ba? Hallelujah. Kaya napakahalaga bilang mga mananampalataya at mga anak ng Diyos, hallelujah, ay maranasan natin, ano po, sa buhay natin personally, ano po, yung pagkilos ng Diyos sa atin, at maunawaan po natin yung mga bagay na nararanasan natin sa araw-araw na ipinahihintulot ng Diyos. Magdudulot po yon ng paglago. Magdudulot po yon ng kalakasan sa atin. Hallelujah. Habang binabasa ko po itong aklat ng Pedro, napakaraming ano, talata dito sa Biblia, dito po sa aklat ni San Pedro, hallelujah, na nagpapakita ano po, na tayo po ay dadanas talaga ng mga pagtitiis. Gusto ko pong basahin sa inyo dito po sa kapitulo 3 ng unang Pedro, talatang 13. Hallelujah. Sabi po dito hanggang 17, at sino man ang gagawa sa inyo ng masama kung masigasig kayo sa paggawa ng mabuti, at sakali mang usigin kayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, pinagpala kayo. Huwag kayong matakot sa kanila at huwag kayong mabagabag. Amen po ba? So sabi po doon, ano, sakaling usigin po kayo, tayo, dahil sa pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon, huwag daw po tayong matakot dahil pinagpala po tayo. Amen po ba? So dumadanas tayo ng mga pagsubok, dumadanas tayo ng mga pag-uusig, pagpapala po yon. Amen. Hallelujah. Kaya purihin ang ating Panginoon. Talagang ang pagpapala ng Diyos sa atin, sumasagana. Hallelujah. Kahit sa mga mahihirap na bagay, kung bukas yung ating mga mata at nakatuon kay Kristo, hallelujah, nakatuon sa ating Panginoon, isang malaking pagpapala sa atin na tayo po ay dumadanas ng mga pag-uusig, ng mga kahirapan, mga pagtitiis. Ano po, kaya natutuwa ako sa Panginoon. Naalala ko kasi si Pastor Masaredo. Ano po, laging nire-remind sa akin yun ng Holy Spirit. Ano po, sabi niya, sige nga, bumili ka nga ng pagtitiis sa Mercury. Ano po, lagi kong naalala yun, narinig ko po sa kanya yun. Di ba, hindi ka makakabili. Ano po, so sa Diyos mo lang masusumpungan yun. Hallelujah. Kaya purihin po ang ating Panginoon. Tuloy ko po yung pagbasa. Sabi po dito sa verse 15, ano po,
Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumugod sa sino mang humingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit gawin niyo ito ng mahinahon at may paggalang, panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at humahamak sa inyo sa inyong magandang pag-uugali bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Ayan po, kaya nga kung dumarating po sa atin na tayo inuusig, ano po, misan lumalabas yung ano eh, sa sarili natin, ano po, na misan gaganti ka, misan magsasalita ka, ano po, na para maano lang, yung bang yung sakit na nararamdaman mo. Pero wag daw po, sabi ng salita ng Panginoon, mainam na tayo daw po ay magdusa. Ano po, sabi to, dahil sa paggawa ng mabuti. Amen. So, ano, magpatuloy lamang po tayong gumawa ng mabuti. Ano po, patuloy lang natin, sabi nga, ito, naalala ko ulit, ano po, yung laging sinasabi ni Pastor Masaredo, paano daw iibigin yung kaaway? Sabi niya doon ay pakanin mo raw. Hallelujah. Ano po, pakainin mo. Kasi meron siyang inhalimbawa noon. Ano po, foreigner po yata yun. So, parang galit na galit sa kanya. So, doon naman nakatira. sa sentro yata po yun. So, pinakakain niya yun. Hallelujah. Kahit minsan maraming nasasabi. So, ganun po. Hallelujah. Imbis na tayo po ay magalit, imbis na tayo ay magtanim ng sama ng loob, ano po, magpatuloy tayong gumawa ng mabuti. Hallelujah. At yun po ay talagang mga halimbawa, ano po, na hindi ko na malilimutan, purihin po ang Diyos. Dahil isa pong kalakasan po yun sa inyo pong abang lingkod. Hallelujah. Na nagpapaalala po sa akin palagi, ano po, yung kanyang mga salita, yung buhay ng mga lingkod niya, hallelujah, na nando na sa feeling ng ating Panginoon, ay talagang nagbibigay ng kalakasan po sa akin, nagtuturo po sa akin, sa niloloob po ng Diyos yun. Hallelujah. Kaya nga, ang Holy Spirit lagi niyang nire-remind sa akin, ano po, lagi niya akong pinapaalalahanan. Lagi niya po akong nire-rebuke. Hallelujah. Kaya salamat sa Panginoon at batid ko na kapag ka ako nire-rebuke ng Panginoon, mahal ako ng Diyos. Ano po, so ayaw ng Panginoon na malalayo ako sa Kanya. Kaya salamat po sa Panginoon. Higit, sabi nga po, ulitin ko po, higit na mainam na kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti, sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos. Kaya, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. So, purihin po ang ating Panginoon. At dito na po sa chapter 4, mababasa po natin ulit, ano po, verse 12, sabi po dito ni Pedro ulit, mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Sa halip, magala kayo sa inyong pakikibahagi sa paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Hallelujah! Pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo sapagkat sumasa inyo ang Espiritu ng kaluwalhatian, ang Espiritu ng Diyos. Hallelujah! So, purihin po ang Panginoon. Ano po? So, wag na daw po tayong magtaka. Ano po sa mga mabibigat na pagsubok na po pwede po nating madanasan. Hallelujah! Sa halip, inulit po, magalak. Ano, magalak kayo sa inyong pakikibahagi. Ano po, sa paghihirap ni Kristo upang lubos, maging lubos ang inyong kagalakan. So bahagi po yun ng ano, paghihirap ng ating Panginoong nakikipasan tayo. Ano po, nakakaranas tayo ng sufferings. Hallelujah. So ibig sabihin, pinagpala ka, tunay kang lingkod. Amen po ba? Kasi sabi doon, deny ang mga anak daw ng Diyos na sumusunod, we must deny ourselves, take up our cross and follow Him. So kapag ka tayo nakikipasan, ano po, sa mga sakripisyo, hallelujah, na
nararanasan natin sa araw-araw, aleluya, tayo po ay mga tagasunod ni Kristo. Purihin po ang Panginoon. So, ikaw at ako, patuloy tayong anak ng Diyos, tagasunod tayo ni Kristo, pinagpala tayo ng Panginoon. Aleluya. So, salamat sa Panginoon. Dito pa sa verse chapter 5, basahin ko na rin sa inyo. Sa verse 9, sabi po dito, labanan niyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. So, hindi po tayo nag-iisa. Kaya kapag ka naiisip mo na, bakit ako lang? Parang ako lang. Pakiramdam nyo lang po yun. Hallelujah. Hallelujah. So, bawat isa sa atin, dumadanas po tayo ng mga pagtitiis, kahirapan, at pagsubok. Hallelujah. So, sa bawat isa sa atin, ano, naalala ko tuloy si, ano, si Jeremiah. Na parang ang pakiramdam niya, siya lamang po nung panahon niya, aleluya, ang nag-iisa nang nag-stand, ano po, sa Panginoon. Pero sabi ng Diyos sa kanya, hindi ka lang nag-iisa, meron pa dyan. Ano, parang ano, 700 yata o 400 yun. Ano, if, kung tama po ako, ano po. So, yun po. Ano, so, marami tayo. Aleluya, lahat tayong mga anak ng Diyos, ano po, ay nakakaranas ng mga pagtitiis, nagtitiis, ano po, ng kahirapan. Ano po, nagtitiis tayo sa mga pagsubok na niloloob ng Diyos dahil na rin po sa atin, sa ikabubuti ng bawat isa po sa atin. Amen po ba? That's why, ano po, bigyan ko lang po kayo ng tatlong punto dito. Ano? Ano kasi ba? Hallelujah. Na dapat po nating matandaan. Hallelujah. Praise God. So medyo napahaba po tayo. Ito lang po, mga 5 minutes lang. Sabi dito, we should respond to suffering with confidence. Sapagkat alam natin na ang Diyos, alam niya yung lahat ng bagay at meron siyang plano at alam niya po yung gagawin ng gagawin niya sa buhay po natin. Alam niya yung mabuti para sa atin. So meron tayong mga pagkakataon na nahihirapan po tayo, ano, naunawain yung mga pangyayari, pero magtiwala po tayo sa Kanya. Amen po ba? Ngunit ang Diyos kasi, hindi niya tayo pababayaan. Hallelujah. At pangalawa, perseverance, pagtitiyaga. Ano po? So kapag ka humaharap po tayo sa mga pagsubok, kalungkutan, kapighatian, ano po, nandun po yung katiyagaan na nagmumula po sa ating Panginoon. Sabi nga po dito sa aklat ng Roma, ano po, Roma Kapitulo 5, talata 3, aleluya, basahin ko po sa inyo, hindi lamang yan, ikinagagalak natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtiyaga. Ang pagtiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Aleluya. Kaya nga po, niloloob ng Diyos yan. Ano po, para po tayo po ay nagbunga. Ano? Aleluya. Magbunga. Purihin po ang Panginoon. Pangatlo, courage. Ano po, katapangan. Ano, hindi natin kinakailangang matakot. Ano po, sa mga pagsubok na ating kakaharapin, kundi magkaroon tayo ng katapangan. Naalala ko yung sinabi ng Diyos kay Josue, ano, magpakatatag ka at magpakatapang. Ano po, sa aklat ng Deuteronomy chapter 31, ano po, yung magpakatatag ka at magpakatapang. Ilang beses na sinasabi po yan sa atin. Magpakatatag ka, magpakatapang. Hallelujah. At yun din po ang sinasabi ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen. So salamat po sa Panginoon. Ano po, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Ano po, dadalhin tayo ng Diyos. Ano po, doon sa pagtatagumpay. Hallelujah. Sabi nga, siya na nagsimula ng mabuting bagay sa atin, siya po yung magdadala sa atin hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Sa Pilipos chapter 1, verse 6. Hallelujah. So, salamat po sa Panginoon. Ano po, magtiwala po tayong lahat sa Diyos. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Purihin po kayo, aming Diyos, aming Ama. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga pagsubok na inyong pinahihintulutan at sa mga pagsubok na po pwede pang dumating sa amin. Dahil patuloy niyo po kaming dinidevelop, Panginoon, ayon sa inyong kalooban.
Para nga po itong isang hagdan, Panginoon. Stepping stone namin, Panginoon, upang makarating po kami, Panginoon, doon sa taas o sa tuktok, Panginoon, makarating kami o mangyari po sa amin yung dakila niyong kalooban, Panginoon, na patuloy na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon. Kaya po, O Diyos, idinadalangin ko po ang inyo pong mga anak, ang inyo pong mga lingkod, Panginoon, na kasama po namin sa devotion at maging sa inyo pong mga lingkod, O Diyos. Lord God, na dumadanas ng mga pagsubok, lahat po, Panginoon, idinadalangin ko po sa inyo. Lalo na, Panginoon, yung mga leaders, O Diyos. Hallelujah, sina Pastor Joseph, Panginoon. Lord God, ang mga district supervisor, ang mga teachers ng Bible school, ang mga pastor, ang mga lingkod ninyo, Panginoon, na ginagamit, Panginoon. Lord God, salamat po sa inyo. Dahil hindi niyo po kami pinababayaan, Panginoon. Pinanghahawakan namin yung pangako niyo, Panginoon. You will never leave us nor forsake us. Alam po namin, Panginoon, batid niyo ang aming mga nararanasan. Alam niyo yung aming mga pangangailangan. Kaya po, O Diyos, sa sandali pong ito, idinadalangin ko po ang bawat isa na inyong mga lingkod. Inyo pong ipagkaloob ang kanila pong mga pangangailangan, O Diyos. Pangangailangan, O Diyos, aleluya, sa kanila pong buhay, paglilingkod, sa buhay nila, sa kanila pong pamilya, Panginoon. Abutin niyo po ang inyong mga anak. May mga pangangailangan po ang inyong mga anak, haleluya. At alam ko po, O Diyos, tanging kayo lamang po ang magkakaloob nito, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, sa mga may sakit at may karamdaman, Panginoon. Lord God, i-remind niyo ang inyong salita, Panginoon, na sa bawat sugat at latay na inyong tinamo, pinagaling niyo po kaming lahat sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman at patuloy po naming dinideclare yan sa buhay po namin, sa buhay ng inyo pong mga anak, Panginoon. Hallelujah. Alam po namin na kailanman hindi kayo nagbabago, Panginoon. Kaya po, O Diyos, salamat sa inyo. Purihin po kayo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Let your will be done, Panginoon. Kalooban nyo ang mangyari sa bawat isa po sa amin. Kalooban nyo ang mangyari sa lahat, Panginoon, sa bawat buhay ng inyo pong mga lingkod at mga anak. Kaya, Panginoon, maraming marami pong salamat. Papagyamanin nyo, Panginoon, ang inyong mga salita dito sa puso namin, sa isip namin, Panginoon, at lagi naming maalala sa tulong ninyo, banal na Espiritu. Hallelujah. Purihin po kayo, Panginoon. Lubalhatiin po kayo, dakilang Diyos. Ito po, Panginoon, yung aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Kami pong lahat, tayo pong lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless you po. Pagpalain po tayo ng Panginoon.